So, gawa na tayo ng pattern. Sino tong mga to? Hello, LV. Sino to? Hello, girlie. Nawalan nga ako ng internet, Vilma. Naputol ako. Kapag ka ganun, babalik naman ako. Ay, ay, ay. Blurred po kayo, ma'am. Pag blurred, wala. Wala akong magagawa eh. Blurred talaga. Kasi nga, yung internet mahina. Ang tagal niya, oh. Hello. Hello, Maridel. Hello, girlie. Sino pa yung nandyan? Blurred po kayo, ma'am. Blurred ako, Vilma. Wala eh. Mahina yung signal ko, kaya ako blurred. Malinaw naman siguro yung pati. Okay. Umpisa natin sa circular skirt o full bias. Full bias na skirt. Paano daw ginagawa yun? Okay. Ito yung ano ha. Ayan yung circular ha. Pakita ko. Teka. Baka iba mapindot ko. Ayan. Yan ang circular ha. Okay, dito na tayo. Full bias. Ano po yung ituturo nyo sa... Okay, girlie, ang ituturo ko ngayon ay circular skirt, layered skirt, at saka yung pang Monday ng teacher. Teacher's uniform, pang Monday. Okay, so umpisa natin. Teka. Hello, hello, Marges. Okay, mamaya na uli ang batian, ha? Mag-start na ako. Ay, ay. Okay. So, meron ako ditong tela. Para may ipakita ko lang yung pagkabayas niya. Okay. Circular. Yung full length, hindi ko napapakita sa inyo, ha? Kumbaga, papakita ko lang kung paano gagawin. Kasi kung gagamit ako ng malaking tela, wala ako nun. Okay, so ito. Ito, rectangular siya, oh. Para ito sa, ano, circular skirt. Rectangular siya. I-fold natin into half. Tapos, i-fold pa uli natin. Yan. Yan, ha? Dito tayo mag-start. Kukunin natin dito yung waistline. Yung waistline. Tapos, eto na yung length. Okay. Halimbawa, yung waistline mo ay 24. Yung 24, i-divide mo sa 4. Ang 1/4 ay 6. Diba, 6? So, dito, kasi apat na fold ito eh. Apat na fold. Ayan. 1, 2, 3, 4. So, kukunin lang nating sukat ng waistline ay yung 1/4. So, 24 divided by 4 ay 6. So, kailangan susukat ako dito ng 6 inches. Yan ha, 6 inches. Saan ba yun? Ayan, 6 inches. Eto, 6 inches. Ganito ang gagawin mo kung yung gagawin mong skirt ay walang opening or garterize. Pero, kung yung gagawin mong skirt ay merong zipper, mag-add ka ng 1 inch. Para doon sa magiging opening niya. So, yung 24 magiging 25. Sa isang side lang tayo mag-open. So, ang 1/4 ng 25 ay 6 1/4. 6 1/4. 6 1/4 dito. Kita niyo naman siguro. Yan ha. Tingnan ko ilan to.
4 and 3, 8. So, magmula dito, dadown ako ng 4 and 3, 8. 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 Okay. So, tama na ba? Yan. Okay, yan na ha. Ito na yung waistline niya ha, kasama yung opening sa isang side. So, pag ginupit natin yan, syempre, magbibigay tayo ng allowance para sa seam. O ngayon, yung haba ng skirt, let's say itong susundan natin ha, kasi siya pinakamaigsi. Ilan ito? 5 inches. Yan. Ay, dito pala. Okay, 5 inches. 5. Okay, gupitin ko na. Sakto lang to. Pag kayo gumawa, magbibigay kayo palagi ng allowance. Okay, yan. Oh. Kuna, yan oh. Ah, teka, para makita nyo. Wait lang. Dito kayo marap. Yan oh. Ganyan ah. O, i-open nyo na yung isang side para doon na kayo maglalagay ng zipper. Okay? Yan ang circular skirt, ha? O, ipakita ko pag nakalatag. Tingnan nyo pag nakalatag. Ayan, o. Buo ito, o. O, yan, o. Pabilog. Okay, so circular skirt yan. O, tapos na tayo dito. Next naman ay yung layered skirt. Ay, yung pencil ko. Yung layered, dalawang klase yun eh. Teka, pakita ko. Wait lang ha. Sana ba yun? Eto. Eto, tingnan nyo. Yan. Layered na skirt. Bias ang pagkakayari niya na layered. Meron naman layered na shearing. Ayan, shearing. Eto, shearing yan. Eto, shearing. Eto, bias. Okay? So, paano daw ginagawa yun? Ay. Okay. Pwede ko na siguro gawin dito yan. Okay, paggagawa tayo ng layered, mas maganda kung ang pinaka base natin ay A-line, pa-A-line. Pero kung ang layered skirt natin ay garterized, pwede na din yung pa-rectangular or pa-square, pwede na din. Pero mas ako, prefer ko yung pa-A-line palagi para may korte pa din kahit papano. Okay, so let's say, ito yung ano ha. Ilan ang haba nito? Dito sa taas yung waistline natin. Dito. Kukunin natin ang kalahati ng 1/4 lang pala ng waistline na 6 and 1/4 yung 25 ito. 25. Ito.
kung ganito ang gagawin mo, plain lang yung sa waistline mo, walang garterize. Pwede to dito sa pabayas na sinasabi ko. Pero kung garterize, mag-a-additional measurement ka na lang. Kung ano, garterize. Yan. Ito yung waistline natin. Teka, dagdagan ko pa pala kasi pa A-line. Wait lang. Six and three eight. Tapos ipufold ko na itong length na to, ha, para maipakita ko lang sa inyo yung kung paano gawin, para doon sa nagtatanong kung paano. 16 ang haba. 16. So, gawin natin tong pa-A-line. Okay, yan. Lupitin ko na. Hindi ko alam kung nakikita nyo kasi maliwanag. Wait lang. Sakto lang to, ha. Yan. Teka nga lang. Okay. So, ito. Lagyan ko ng pangit naman itong aswili kong nabili. Nakakasira ng tela. Yan. Okay. So, halimbawa, ito. Ilang layer ang gusto mo? Tatlo. Etong length na ito, kahit anong length, ang gagawin nyo, kung tatlong layer lang, i-divide nyo sa 3. Let's say ito, 16. 16, ilan ang magiging ano nito? 5.5? 5.5 yung magiging layer nito. Let's say, tina. 5.5. 5.5. Ah, 5 na. Pwede na to. Ito ang gawin natin, 5. Dito sa baba, 5.5, 5.5. Yan, okay. Yan. Yan, ha. Kita nyo ba? Hindi nyo kita. Ito ang gagamitin ko. Taylor Choco, kakatiting lang. Nasa baba yung pencil ko. Yan, kita na. Ito yung unang layer. Ito yung pangalawang layer. Pangatlong layer pala. 1, 2, 3. Okay. Yan, ginuhitan ko. Diyan tatama yung ipapatong mo. Yung ipapatong mong isi-shearing mo ba o full bias ba dito? Diyan, hanggang diyan. Wait lang. Teka. Ito ba, ilan to? Ah, okay. Ito.
Gugupitin ko lang. Okay, yan. Ganyan. Ha, yan. At yung susunod naman, yan. Kainis naman itong aspili ko. Kaya hindi ko ginagamit aspili ko kasi binili ko, nakakasira naman ng tela. Ang pangit. Wala pa ako nakikita ang aspili na maganda-ganda. Yung aspili dati ang ganda-ganda, yung made in Japan. Ngayon hindi na maganda. Ayan, ganyan ha. Ayan ang first layer mo. Ngayon yung second layer, dito mo ikakabit sa ilalim. Huwag kang papantay dyan dito para pa hindi siya makikita. Or pwede naman dito. Depende sa tela. Kung sakto pa yung tela mo, dito mo na para maganda. At dito mo din ilalagay kung ang tela mo ay hindi yung naaaninag. Kasi kung dyan mo ilalagay at naaaninag ang pangit. Katulad nitong ano na to, tela ko na to. Pag dito ko nilagay sa gitna, naaaninag ang pangit. So, kung naaaninag, ayan, dito ka lang. Yan. Diyan ka lang. Nandito yung hangganan, pero dito ka magtatahi. Okay? Dito yung hangganan ng tela mo, dito ka magtatahi. Yan. Finish siya na. At yung susunod naman, nilalagay ko. Tama-tama pala itong ginawa kong circular. Okay. Yan, dito tayo ha. Yan. Or, lumagpas lang ako ng half inch. Or pwedeng 1 inch, pwede. Yan. Ayan. So, yung tanda na yon, doon ka magtatahi. Diyan mo siya ididikit. Ayan, nasa second layer na tayo. Sa pangatlong layer, dito ka na magugupit. Although, hindi siya umabot dito. Kasi kulang yung aking. Dito tayo. Ay, teka. Hanggang dito lang siya umabot. So, papasok tayo dito. Okay. So, ito ngayon, pwede mo na itong gupitin. Yan. Dito ka na ngayon magkakabit. Yan. Okay, gupitin ko lang to. Oh, ayan. Teka, ito pa. Kita nyo? Oh, yan ang layer. Teka, nakikita siya eh. Dapat hindi siya makita yan. Wait lang.
O, ayan. Ayan na yung layered na skirt. Pabayas yan. Pero kapag shearing, syempre mag-additional measurement ka dito. Dito sa side. Sa shearing, ha? Ito bias. Okay. So, punta na tayo ngayon sa teacher's uniform. Wait lang. So, yung gagawin natin, blouse yun. So, ang kukunin nating measurement ay yung ginawa kong video para sa blouse measurement. Wait lang. Nakikita nyo po ba? Mga kapatid, nakikita nyo ba? Ha? Teacher's uniform po na may secret pocket sa harap. Yes, may secret pocket ngayon, Vilma. Nakikita nyo ba? Yung ginagawa ko, nakikita nyo? Sino kaya sasagot sa tanong ko para makapag... okay. Sige, Mar. Okay, sige, March. Malinaw pala. Malinaw. Ano po meaning ng bias? Ano? Yung pa-circular ang cutting, lovely? Pa-circular ang cutting. Ano? Teka. Ituro ko, ha. Teka lang, wait lang. Eko, ganito. Oh, alisin ko na to, ha. Ano ang meaning ng bias? Okay. Kahit magpapiping kayo, ginagamit minsan yung bias. Paano ba kapag halimbawa ganito lang? Hindi ako gagawa ng skirt na full bias, ha. Paano ba yung pa-bias pag ganito? Ito, 'di ba? Yan. Ayan, oh, pa-bias 'yan. Pero kapag ganito, hindi. Hindi nahihila. Hindi yan pabayas. Pero pag ganyan, yan. Kapag ganyan ang pagkakayari ng damit, pabayas. Yun nga lang, depende kasi sa laki ng tela. Merong full bias, merong half lang. O minsan talaga yung masabi lang na bias, depende sa pagkakasyahan ng tela. Okay, lovely. Ito, ah. Kapag gagawa ka ng piping na pabayas, yan. Ganyan mo siya gupitin. Kasi bakit natin yung pabayas na cutting ginagamit 'yon sa neckline. Mas maganda siya gamitin sa neckline at saka dito sa may armhole kasi sumusunod siya sa korte. Sumusunod ito sa korte kaya pabayas lagi ang nilalagay doon. Or kung hindi ka naman magbabayas, facing ang nilalagay. Okay na? Okay. So, yung full bias na skirt, lovely, pa, mamaya pagkatapos ng tutorial ko, balikan mo na lang para makita mo kung paano ginawa yung full bias or circular na skirt. Okay. So, dito na ako sa blouse. Yung blouse na pang Monday. Ay, ano ba yun? Na ex ko patuloy na wala tuloy. Ay nako. Teka, pakita ko lang sa inyo, ha. Monday uniform. Monday uniform DepEd. Monday. Okay, ito yung pang Monday. Ay, mali. Ayan yung pang Monday, oh. Meron siya dyan secret pocket dito. Dyan sa may belt na yan sa ilalim. Meron siya dyan secret pocket. Okay.
Yan ang pamamaraan. Ayan ang gagawin natin. Okay, gagamitin ko dito yung sukat ng customer ko nagpatay sa akin dati nung March or April yata yun. Nagpatay siya sa akin ng blouse na ano, pang uniform, one set. Blouse lang, tsaka dalawang pants. Kasi halos pare-pareho naman ang kulay ng pants, nagkakalapit. So, dalawang pants na lang pinagawa niya. Teka lang. Okay, ilan ang length nitong Manila paper ko? Ang length ng blouse niya ay okay, so pwede na to. Kasi 22 and a half lang ang kanyang blouse length. Pwede nang gawing 23. May zipper ito sa likod. Okay, may zipper ito sa likod. Okay. Meron pa ang pentel pen. Okay, sa likod, kasi meron siyang opening. Magbibigay muna ako ng allowance dito na 1 inch. 1 inch. Yan. Para ito sa zipper. At saka yung small opening malapit sa may bandang leeg. Okay, yan. So, dito ay para sa shoulder. Magmula dito, yan. Susukat ako ng para sa side neck niya. Ang side neck niya ay, yung side neck, magmula dyan sa may leeg, no? Leeg mo, papunta doon sa kabilang leeg. Ang sukat ay 6 and a half. Ang kalahati ay 3 and 1 fourth. Yan. Yan. Tapos dito, bababa naman ako ng 1 inch. Ito yung sa likod niya, ha? Yung aking French curve. Okay. Kortihan ko lang. Yan. Ganyan kalaki yung side neck niya. Now, dito yun eh. Dito yung may botones. So, yan. May botones yan. Tapos, may maliit na opening 3 hanggang 3 and a half. Tapos, ito close. Close ito. Magmula dito, papuntang ibaba, zipper. Zipper na invisible ang nilalagay. Teka lang ah. Guhitan ko lang para makita nyo na. Ire-red ko lang. Nire-red ko lang para malaman nyo na. Although teacher's uniform to, yung process ng paggawa ay katulad din ng basic pattern ng blouse. Pero nga lang, lalagyan natin ng style, ha? So, magmula dito, papunta sa ibaba, Vilma, ay invisible zipper. Okay, ang shoulder ay 15. 15, kalahati ng 15 ay 7 and a half. 7 and a half. Okay. O, down ulit tayo dito ng 1 inch. Okay, malinaw naman eh. Malinaw. I-connect natin. O, pwede rin kayong gumamit dito ng hip curve, ha? Dito, ganyan. Yan, ganyan, o. Oh. Yan. Wala nang tinta yung pentel ko. Ano ba yan? Naghihingalo na yung pentel pen ko. Yan.
Sunod natin dito, mula dito bababa tayo. Susunod natin yung sa armhole. Ang armhole niya ay 17. 17 ha. So ang kalahati ng 17 ay 8.5. Tama ba? Tama, 8.5. So 8.5, ito 'yon. Ang laki na. Tataas yan mamaya pag kinuha natin yung kabuuan ng armhole niya. Ito, 17 ha, kalahat. Itong kalahati na to ay kalahati ng armhole. 8.5. So, magmula di ito naman, pagdating dito, dito natin kukunin yung bust niya. Yan. Yan sa bust. Ang bust niya ay 37. So, ang 1/4 ng 37 ay 9 1/4. Ito, 9 1/4. Yan. Okay, so nakuha na natin ha, yung sa bust. Ito, yung gitna nitong tip ng shoulder mo at saka yung kalahati ng armhole, ito dito. Minsan di ko na sinusukat, tinitingnan ko na lang. 4 1/4, yan ha. Diyan naman natin susukatin yung back chest. Ang back chest niya ay 14. So, ang kalahati ng 14 ay 7. Yan, 7. Yan, 7. Okay. So, i-connect na natin. Kailangan ang kalalabasan nito ay 8.5. Pwede akong tumaas, pwede akong bumaba. Basta level nitong side. Level ng side na yan. Huwag ka nang lumabas kasi sosobra ka na sa laki ng bust. 8.5. Mula dito, padaanin mo dito yung tape measure mo. Iliko mong ganyan. O 8.5, eto. Ayun, no, tumaas ako. Eto, toto. Yan. O, yan. Yan ang sukat ng armhole. I-connect ko na. Ay. Yan. Okay. Next naman ay, tapos na tayo dyan. Waistline naman ay back figure. Ang back figure niya, mag-umpisa tayo dito sa may side neck na to. Ang back figure ay 15. So, sukat tayo hanggang 15. Yan. 15 ako po yung akin. Wala na. Ito namang isa. 15. Back figure. Yan. Ang haba ng blouse ay 23. Tamang-tama lang palang haba nito eh. O, yan, 23. Yan, dyan, 23. Lagyan ko muna ng guhit. Yan. Tapos dito. Wala na yung tupi. Okay. So, dito sa waistline, kunin muna natin yung laki ng waistline niya. Divided by 4 uli. Waistline. Saan yung waistline niya? Ang, saan yung? Nawawala yung waistline niya dito sa listahan ko ah. Okay, gawin natin tong ano, 29. Bakit nawawala? 29. Ay, 31 pala yun. 31. Yung 31, i-divide natin sa 4, 7 3/4. Ang 1/4. Yan ha, 7 3/4. Okay. Since itong blouse na to ay merong korte, magdadagdag tayo ng 1 inch para sa tax. Dito tayo muna magdadagdag. Dito sa ano, sukat ng waistline niya. 1/4 ng waistline niya ay 7 3/4 plus 1 inch para sa tax.
Mamaya, pakita ko sa inyo kung saan yan ilalagay. O, pagkatapos, dito naman tayo sa ano, sa hips naman. Actually, yung maiksi kasi to, hindi, ah, tama pala, tama lang pala. Okay, yung first hips natin, first hip ay down 4. Second hip, down 8. So, kunin muna natin. Ang kanyang first hip ay 37. Ang 37, 1/4 ng 37 ay 9 1/4. Ang kanyang second hip, 38. 38 ang sukat ng second hip niya. Ang 1/4 ay 9 1/2. Yan. 9 1/2. Okay, connect na natin itong side. Wala yata dito yung hip curve ko ah. Nasa ibaba. Okay, di ba? Ito na nga. Connect muna natin. Yan. Tapos, etong hips. Yan. Okay. So, saan ba natin dyan ilalagay yung dinagdag natin na 1 inch dito? Ito. Ganito yan. Kapag likod, hahatiin natin tong waistline. Sa likod, ha, kung paano natin nilalagay yung tax, ha, itong laki ng waistline na nagdagdag na tayo kanina ng 1 inch, eh, hatiin natin to sa 2, 8 and 3/4. Ngayon, ang kalahati ng 8 and 3/4, 4 and 1/4, 4 and 3/8. 4 and 3/8 ang kalahati. Yan, 4 and 3/8. So, magmula waistline naman, down ka ng 5 inches. 5 inches. Yan. Sukat ako dito ng 4 and 3/8 para magpantay-pantay sila. Para magkaroon ng korte yung likod. Tapos naman dito, magmula dito sa bust, ito yung bust eh. Yan. Tatas lang ako ng 2 inches. Yan, ha? Tapos, kung ano yung sukat nito, yun din ang isusukat ko dito, 4 and 3/8. Tama, 4 and 3/8. Yan. O, i-connect ko na. Para magkaroon ng korte yung blouse natin. Kalimitan, kahit nandito lang yung tanda ng tax, dinidiretso na din. Pero, masyado lang maliit yung tahi papunta dun sa laylayan. Okay. So, ito ngayon, dito natin ilalagay yung 1 inch na dinagdag natin sa side. Ayan. Half dito, sa kabila, half din. Tapos, i-connect natin dito. Teh, hindi kita. O, i-connect natin dito yung tax. Yan. Ayan. Tapos dito. Yan. Kapag nagtatahi ka na ng blouse na may tax, wag ka maglalak dito. Wag mo to ilalak. Tahiin mo lang siya diretso, pero magbibigay ka ng allowance dito na sinulid at ibubuhol mo. Huwag ka maglalak kasi kapag nilak mo, ang pangit tingnan sa right side, ang pangit tingnan kapag nilalak. Ginagawa ko dito, binubuhol ko lang yung sinulid para hindi matastas yung tax. Okay? So, ito na ha, yung ating likuran. Gugupitin ko na. Huwag niyong kalilimutan magbigay ng allowance para sa seam. Ito, hindi na ako nagbigay kasi yung purpose lang naman is maipakita ko sa inyo kung paano ginagawa. Dito, 1/2 inch.
half inch sa shoulder, half inch ang allowance dito, sa side 1 inch. Ito pala. Wait lang. Okay. So, ito na yung ating likuran. Tingnan ko nga, kasya ba ito? Punta naman tayo sa harapan. Ang ingay ng aso ko ah. Teka lang, kukuha lang ako dito ah. Sabihin mo po, busy. Pakisabi po, busy. Ay, bakit po? Ano ba yun? Putol-putol pa ako. Ito pala mahaba. Okay. So, ito na. Dito tayo sa kabilang side para straight. Oh. Okay, since ito yung allowance natin, ito. Oh. Hindi natin yan isasama. I-fold ko na nga para di kayo malito. Allowance ito para sa zipper. Yan. Okay, yan. Yan. Gagawa muna ako ng pattern para sa harap. O, dito yung sa shoulder. Tapos, ang front figure ay 17. So, 17 ito. Magmula sa shoulder, ay dito sa line na to. Susukat ako ng 17. Ito yung waistline niya. 17. Front na itong ginagawa ko, ha? Guhitan ko lang. Ayan. Etong waistline niya. Ito ang shoulder. So, anong gagawin ko? Waistline to waistline magkatapat. Yan. Tingnan nyo, mahaba yung harap. Kasi 17 ang harap, 15 ang likod. Kaya talagang mahaba. Pero kailangan, kahit mahaba yan, pagdating dito mamaya sa side, magpapantay. Kasi tatabasin ko yung ganyan. Yan. I-pattern muna natin to. Pattern ko yung shoulder. Yan, ha? Yan. Tandaan ko lang. Tapos, ipantay na natin dito. Yung waistline at waistline ng front and back. Okay, pagdating dito sa laylayan, dito, ang paggupit nitong laylayan, hindi kapantay ng likod ha, kundi bababa ka lang dito ng 1 inch. Tapos, pagdating doon sa gilid, pantay na sila. Yan. Pantay sila dito sa side.
Yan. Gupitin ko na. Hanggang dito sa waistline. Pagdating naman dito, papunta na sa bust, hindi ko muna siya ipapattern kasi gagawa pa ako ng tax. Ililis ko muna. Yan. Okay, yan. So, itong 2 inches na to, yan, 2 inches. Dito, gagawa tayo ng, yan. Ito, dito natin siya ibababa. Ito yung dapat dito magpantay yung alisin ko na nga lang ito. Okay. So, dito sa harap, kunin natin yung kanyang bust point. Mamaya, pakita ko sa inyo paggawa niyan. Kailangan ko munang makuha yung bust point niya. Ang bust point niya magmula dito sa side neck na to pababa ay 10. Ito, dito yung nipple niya, yan. Yan. Pagkatapos, since ito cut, ito, kasukat ito ng likod eh. Ang pagkuha ng tax dito, hindi pareho ng likod na ihahatiin, ha? Hindi sila pareho. Dito sa harap, para malaman natin kung saan natin ilalagay yung tax, kukunin natin ang sukat ng down bust pala ito. Down bust tapos bust point. Bust point yung nipple to nipple. Ang sukat ng bust point niya ay 8 inches. So, ang kalahati ay 4. So, ito. Ito yung nipple to nipple, ha? O, dito ngayon tatapat yung tax. So, kung 4 ito, sukat din dito tayo sa may waistline. 4. At susukat din tayo dito sa may hips, 4 inches. Bababa din tayo ng magmula waistline. Katulad ng likod, bumaba tayo ng 5 inches. Yan. So, gawa na tayo ng tax. Okay. So, ito yung harap, ha. Ulitin ko yung harap para malaman kung saan ilalagay yung tax. Alamin mo yung sukat ng bust point, yung nipple to nipple. Ang sukat ng nipple to nipple nito ay 8 inches. So, ang kalahati ng 8 inches ay 4. Ayan. Dito papatak. 4 inches dyan. Ito, 4 inches din. At ito, 4 inches. So, ilan ang kukunin natin sa tax? 1 inch din. Yan, 1 inch. Okay, i-connect ko na. Yan. Okay, yan. So, nalaman ko na nasaan yung bust point niya. Dito. So, dapat pag gumawa tayo ng tax, katapat din dito, ha? Kahit hindi siya dumiretso dito, basta tapat lang. Kasi dito. Two inches yung ibabawas natin, di ba? Tingnan ko.
Yan. Tingnan ko nga. Lagyan ko muna yung scotch tape para. Bantayin natin yung waistline. Oh, okay. So, pantay na. Ayan. Konti pa, konti. Konti pa. Mag-adjust pa tayo dito ng konti. 1/4 na lang. Para magpantay na sila. 1/4 lang. Pantay natin sa waistline. Dito. Okay, so pwede na. Yan. Okay. Tandaan ko na. Saan eh? Pentel ko. Where are you na? Tentel pen. Stop. Man. Gumagapang na yung pentel ko. Okay, wait lang ha. Yan. Kunin natin yung dibdib niya. Yan to. 9 1/4. So, susukat lang ako dito ng 9 1/4. Ayan, tama dito, 9 1/4. Okay. So, gugupitin ko na to. Patent ko lang tong likod. Yan. Okay, yan. Ito na. Ayan na yung, ito na yung harapan natin. Pero, pagdating dito sa back chest, ay sa front chest, kailangan mas malalim siya kesa sa back chest. So, magbabawas ako ng 1/2 inch. Dito sa front chest, magbabawas lang ako ng 1/2 inch. Yan. Ayan. Ginagawa din natin to pag gumawa tayo ng sleeves. Sa harap, nagbabawas tayo. Yung parting harapan ng sleeves, nagbabawas din tayo. So, ganun din sa body para magpareho sila. Okay, ito na. Ang harap. Yung neckline, mamaya natin gagawin yan. O, pwede ko na itong i-release. Kasi na-pattern na natin siya. Tatandaan ko na lang para lang mag-flat. Wait. Yan. Okay, yan. Yung tax.
Tapos ngayon, okay, ito yung waistline niya, ha? Kung nakikita niyo to, teka lang. Yan. Yung unang line, ito to. Yan yung tatapat sa kanyang waistline, yung unang line. So, dito tatapat yun. Lalagyan ko lang ng korte para hindi naman siya straight na straight. Kasi pangit tingnan pag straight na straight. So, dito, bababa lang ako ng half inch para magandang tingnan. Pero dito sa side, hindi ka na mag-a-adjust. Dito lang half inch. Okay. So, ito yung unang line mo. Ano to? Ang ginawa ko dito, half inch na, ano, yung combination na tela, Vilma. Yan. Yan. Next ay yung, meron yan silang pinanlaga, yung cord na yan, meron. 1 inch ang lapad niyan. So, dito. One fourth ang pagitan ko. 1/4. Tapos ang lapad nun, hindi naman yata 1 inch yun eh. Yung may design, hindi yun 1 inch. Ano lang yata, 3/4 lang yata yung ano na yun. Design. Ito. Tapos, distance uli na 1/4. Yan. Saka mo ito gagawin kapag nakapag-tax ka na, ha? Okay, yan. Ito ngayon yung lagyan ko lang ng ano para makita yung design niya. Okay. Ito yung gray. Gray to na tela. At ito yung gray. Yan. Okay. So, yung bulsa mo, saan pupunta? Saan dyan pipwesto? Gamit ako ng red. Para malaman mo. Kung saan ba ito pipwesto. Dapat ang laki ng bulsa ay 5 inches. 5 inches yung laki ng bulsa. So, kailangan dito, meron ka pang allowance or pwede mo nang isagad papuntang side. 5 inches. Pag na-itax na to, ilang? Wait lang. Okay yan. 5 inches. Ito ilan? 3 inches.
Okay, magmula dito. Magmula dito sa tax mo. Isagad mo na hanggang side. Nandito tayo sa may gray, Vilma, ha? Ito yung gray, eh. O, dito ka sa ilalim ng gray. Kung mahihirapan ka dito dahil buo ito, ikakat natin pala kung mahihirapan ka. Or kung alin ang maganda sa'yo, walang cutting o may cutting. Teka lang nga. Vilma, pakisagot mo nga ako. May cutting to, ikakat ko o buo? Nandyan ka pa ba? Hi. Okay, may cut. O, sige, may cut. Teka lang. So, ikakat ko ito dito. Yan. Ayan, eto na, ha. Eto yung unang layer mo ng gray, tapos yung may print na design, tapos gray. So, eto na yun. O, dito ka na ngayong gagawa ng bulsa. Yan. Siyempre, pag nagupit ka ng tela, may allowance ito, Vilma, ha. Doon ka lang magdudugtong sa allowance na half inch. Para dyan lang talaga sila tumama. Ito. Yan. Tapos, ilan ba yung na? 5 inches, 6 inches, 5 and a half. 5 and a half. Yan. Okay, paano ba yung gagawin? Paano ba ikakabit? Magkakabit ka muna dito ng bulsa, Vilma. Pag naikabit mo na yon, saka mo ilalagay yung gray. Ha? Yung gray. Teka lang. Okay. Ito para dito sa ano. Yan. Let's say meron ka dyan allowance. Teka. Habaan mo na to. Ilan ang sukat nito? 5 and a half plus half inch na allowance. 2 half inch. So, gawin nating 6 and a half. 12. Gupit ka ng 12. Base lang dito sa ginagawa ko. Wala ka kung gaano kalalim na bulsa yung gagawin mo. Basta dapat ito nakaganyan, ha? Ganyan. Dito sa ilalim. Ito. Okay. Itong una, dito may kakabit. Ito. Ganito ikabit natin. Dito sa ibaba. May tahi ka dyan na half inch. Pagkatapos, ibaliktad mong ganyan. Kaganyan na, ha? Ganyan na, Vilma. Yan. Ito namang half inch, dito mo naman ikakabit. Kaganyan. Ito lang. Ganyan.
Nakaganyan. Oh. Oh, meron ka ng secret dyan. Ayan na. Saka mo na ngayon, ilalagay yung gray. Kasi pag nilagay mo na yung gray, hahawiin mo to. Hahawiin mong ganyan. Itong bulsa, hahawiin mo para maipatong mo dyan yung gray. Okay, oh, ulit. Paano ba ikakabit yung bulsa? Saan na? Ganyan muna. Ito yung right side. Ayan. Dito ka sa right side. Right side. Right side to right side. Ayan. Tatahi ka dyan nung ano, seam mo. Additional na half inch. Pag natahi mo na, ibaliktad mong ganyan. Oh, ganyan. Yung matitira dito na half inch, ikabit mo dito sa katawan. So, magiging ganyan na yan. Okay, Vilma. Saka ka na magkakabit nito naman na ano, gray. Okay, tapos meron pang paha yun. Sana ba yun? Monday uniform. Eto, eto, eto. May paha pa. So, yung ikakabit mo dito na ano, ano bang tawag dito? Parang cordyo na third, 3/4 ang laki. Ang tatahiin mo lang ay so, dito ka na din. Etong tanda na to na red. Magbibigay ka dito ng a space. Hanggang dyan lang ang tahi mo. Yan. Huwag mong isasagad para maipasok mo yung parang pinakapaha dyan. Ito, oh. Eh. Ayan, oh. Yan, 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 oh. Yan, yan. Yan. Dito mo yan ipapasok. Dito, dito. Huwag mong isasagad yung, huwag mong isasara lahat. Magbigay ka dito ng uwang para maisiksik mo dyan yung pinaka-sinturera. Okay? So, sana naintindihan. Okay, yan na yung sa bulsa. Dito naman tayo sa neckline. O, yung neckline nito, ang down neck ay 5.5. So, 5.5. Magmula dito sa side neck, bababa lang ako dito ng pa-slanting. Papunta dito sa center, 5.5. Ayan, 5.5. Okay. Tapos, yung opening dito, yung butas, 3 inches. Tingnan ko nga ilan lahat yun. Kung magbibigay ako dito ng 3 inches, ilan lahat? Ah, okay lang. Hindi pa naman kita yung bust kapag may butas pa. So, ito. Ito yung pinakabutas niya. Ito yung kanyang down neck. Kortehan lang natin. Konti pang korte. Para round talaga. Round yun eh. Round na round. Yan. Okay. So, gupitin ko na. Yan. Okay, dito may pleats yun. Dalawa. Dito meron siyang pleats. Meron siyang pleats. Ah, 1/4 1 inch lahat ang kakainin mo. So dito, dahil gagawa ka dito ng pleats, mag-a-additional tayo dito ng 1 inch. So ang gagawin ko dito, dito sa gitna, 1 inch. Magka-cutting lang ako dito, ha. Dito, magmula dito. Ika-cut ko lang siya para bumuka. Ika-cut ko yung pattern, ha? Hindi yung sa tela, ha? Vilma, doon ka lang sa pattern magka-cut. Pero pagdating sa tela, buo mo tatabasin. Patingin. Para lang lumuwag.
Tanggalin ko na nga itong tax para ma-plaster siya. Ayan. Hindi. Ganyan, teka lang. Kukulubot. Kukulubot siya, wait lang. Teka, hindi pwede to. Kung ganyan. Ah, hindi. Huwag ka na mag-cutting, Vilma. Ganito na lang ang kunin mo. Kakain ka lang ng 1/4. Hindi kasi mapaplaster eh. Kala ko mapaplaster. Ganyan. E di eto, yung tela, ikakat mo hanggang dito. Diyan. Diretso ha, huwag ka magpa-slanting. Huwag ka magpa-slanting. Kasi pag pina-slanting mo yan, pag hinila nito, bubuka ng malaki. Kaya hatiin mo lang yan dyan sa gitna. At 1/8 lang yung pakakainan mo dito. 1/8. Ganito lang kalaki yung 1/8. Ayan o. Isang guhit lang. Ganyan lang ang kakainin mo. So, wag ka nang magupit. Ito na lang. Kasi hindi siya plastado. Ito. Dito. Kukuha ka lang ng yan. 1/2 ito eh. 2/8. Maliit lang. Ganyan. Ayan. Tapos may gupit dito. Hanggang dito lang. Okay? So, yon. Punta na tayo ngayon sa sleeves. Ito yung bulsa pala. Isusunod ko na yung sleeves. Oh, nandito yung secret pocket. Yan. Okay, next na, sleeves na. Ang sleeves nito ay 4 na 9 inches. 9. Ang haba pala na sleeves ito. 9. Okay, yung arm ay 14. 7 ang kalahati. 14. Tapos mula dito, down ako ng 5. Ito. Ito yung 5 inches. Magmula dito sa line na to, down ng 5. Tapos kunin natin yung kalahati ng armhole na 8.5. 8.5. Magmula dito, papunta dito sa marka na to, 8.5. Yan. Laki ng arm niya. Okay, i-connect na natin. Yan. Wala na naman yung aking tinta. Kunin natin ang kalahati nito, 8.5,
4 and 1/4. Kalahati ng 4 and 1/4, 2 and 1/8. Kalahati ng 4 and 1/4, 2 and 1/8. Okay. So, dito, unang mark na to, taas ka ng half inch. Half inch. Dito, baba ka ng half inch. Okay. Connect na natin. Kikita ba, anak? Kikita. Yan. Okay. Wala nang tinta yung mga pentel ko. Lupitin ko na. Ay, siningil ko lang. Dapat pala double ito. Ito. Double pala dapat. Wait lang. Teka, kabit ko lang. Okay. So, katulad nung sa body, nagbawas tayo ng half inch, di ba? Sa harap. O, ito din, itong sleeves, ito yung harap, ito yung lip. Gupitan na natin. O, ito yung harap. Okay, so ito na. Dito tayo nagtatapos sa sleeves. Dito, Vilma. Dito pala, Vilma. Konti lang ang kunin mo, ha? Kasi kung malaki, masyado na ditong lolobo. Kaya 2/8, 2/8 lang. Kalalabasan lang parang 1/4 na lalabas. 1/4, 1/4 lahat ang kakainin mo. Okay? So, dyan nagtatapos yung aking tutorial. Ito yung harap. Ito yung likod. Upo na ako. Meron tanong? Hello po ma'am, anong pattern po niyang ginagawa niyo po? Yung katatapos lang, teacher's uniform na pang Monday. Pwede rin po buo. Ah, okay. Pwede naman buo, Vilma. Kaso magbubutas ka sa damit. Send message. Okay, wala na kayong itatanong? Share. Pwede kayong magtanong kung meron kayong itatanong. Kaneda. 1 hour and 22 minutes na pala ako. Wala na kayong tanong? Wala na ako nababasang tanong. Okay, kung wala kayong itatanong,
Dito ko natatapusin yung aking tutorial, ha? O kung wala pa kayong maisip na tanong ngayon, at later may naisip kayo, pwede nyo naman i-comment. Pwede nyo naman tong balikan na aking live. Okay? So, wala na ako nababasang comment dito eh. Okay, so bye-bye na ngayon. Bye-bye na for now. Hindi ko alam kung makakapag-live ako bukas. Tingnan ko. Kung magla-live ako bukas, magpo-post ako ng maaga. Kung magla-live ako. Okay, tatapusin ko na ngayon ang aking live. Bye-bye na sa inyo, aking viewer. Dito sa laptop, meron akong 12 viewer. Dito sa aking cellphone, meron akong 8 viewer. Ang nakikita ko dito sa cellphone ko, si Corazon, si Vilma. Wala. Yun lang nakikita ko eh. Okay, bye-bye na. Bye. Sana may